Mga kasobis, si dating Senator Tito Soto lang ang sumasagot sa mga isyong patuloy pa rin hinaharap ng Itbulaga at TVJ. Kapag kinukulit, si Joey De Leon wala siyang sagot. Hinihingyan din ng pahayag si Vic Soto tupulin Luna pero no comment lang lagi. Kilala nga umano si Bossing Vic na tahimik lang at mas pinili niyang huwag na lang magsalita. Bago pa pumutok itong demandahan na pag-uusapan na ang anniversary celebration ng Itbulaga na papasok sa ika-44th anniversary. Sinabi ng mga taga-Itbulaga ng Tape INC na isa-celebrate nila ito sa July 29. Taliwa sa kumakalat na chismis na hanggang sa ganong araw na lang daw ito. Wala pa silang sinasabi kung paano nila ito isa-celebrate na wala na ang original host na sina Tito, Vic and Joey. Nilinaw naman ni Paolo Contis na hindi nila inaako ang 44 years na pamamayagpag ng Itbulaga. Kailangan lang daw nilang ipagdiwang ang anibersaryo ng show. Aniya, we are celebrating the show, not the host. Itbulaga is about the people, the viewers, yung celebration ng EBI para sa tao. Parang ang bubble gang, mag 28 years na, pero ako nasa 15 years pa lang, more or less. Does it mean na I can't be part of the celebration ng anniversaries too? Kaming mga artista, host, we come and go, but the show stays. Trabaho lang po namin i-celebrate yung show, katwiran nito. Samantalang, hindi na rin nag-comment ang ilang mga taga-Itbulaga kaugnay sa kasong isinampa ng TVJ at ni Jennifer laban sa Tape INC at ng GMA 7. Ang legal counsel nilang si Attorney Maggie Abraham Garduque ang hininga ng statement kaugnay dito. Nakasaad sa statement na ipinadala niya sa messenger. I do not have a copy of the complaint yet, but if the news is correct that the case filed is for alleged infringement and unfair competition on the name Itbulaga, then it's not a copyright infringement. Itbulaga name, the design of the name, and the logo is a trademark and not subject of copyright. At any rate, we will comply with the summons to file answer within 30 days from the receipt of the complaint. Hindi na rin nagbigay ng komento si Tito Sen dahil nasa korte na raw ito. Abangan natin ang kasong isasampa ng Tape INC laban sa dating taga-Itbulaga at kung magsasampa din ng kaso ang GMA 7 taliwa sa reklamo na isinampa ng TVJ sa nasabing network. Ang dinig nga ay dalawang dating taga-EB ang kakasuhan nila. Wala palang ideya kung sino ang mga ito at ano ang isasampang kaso. Nung nakaraang Miyerkules pala ay halos dumikit na ang ratings ng Itbulaga sa IT ng TVJ sa TV5. Naka 3.70% ang IT at ang Itbulaga naman ng GMA 7 ay 3.36% at ang IT Showtime ay 2.75%. Isinama rin ang ratings na kuha sa Visayas at Mindanao.